Okay, may ayun niya agahon mga kasimanwa. Ya, kita lang makaroon sa opisina mismo at ato niya Hepe 8 Leso Penco Station. No other than Police Captain Brian I. Alamo. Regarding sa natabo nga rang stabbing incident kahapon ita mag-aaga. At the same time, i-check na lang man ang general assessment ita aton nga Leso PNP kung kumusta man. May mga firecracker related victims bago kita iya. So, Tagalog, ano kita makaroon? Sir, magandang umaga. Happy New Year, no? We would like to ask for the status, by the way, ng suspect na to na na-arresto natin sa nangyaring stabbing incident kahapon ng madaling araw sa Ibao, Leso, sir. Yes, Sir Wilbert, no? Una sa lahat, magandang umaga po sa lahat at Happy New Year po sa lahat ng mga tagapakinig at tagapanood sa ating programa. Yes, sir. Fortunately, at around 1:30 p.m. po noong January 1, while we are celebrating our New Year's Eve, we have a reported incident po for allegedly a hacking accident. Incident. So, nag-responde po yung mga person natin sa Ibao and they found out na meron nga commotion na nangyari doon and identified natin yung victim na may sugat sa kamay. Actually, it's just a minor injury. Okay. Identified yung victim as si Elbert Yetyet, 48 years old, married at saka resident din po ng barangay Ibao, Luso Aklan. Then at the same time, we were able to identify the suspect na si Amadio Aguirre Jr. ni Crispin, resident din po ng barangay Ibao. Oo. Base po sa investigation po, sir, ano pong nangyari dito? Paano po na saksak man, no? Itong victim natin, ng suspect? So, allegedly po, may konting commotion po kasi may mga old grudges din po itong mga magpamilya na to. Okay. So, based on our information that we received and based on the statement of some witnesses and also of the victim, and suspect. Nakita po nito kasi ng victim na binabato yung bahay ng ano niya, ng sister niya dun sa barangay Ibao kasi halos magkalapit na yung bahay nila doon. So there's a confrontation na nangyari na nakita ng victim na binato yung bahay. In face on information, pumasok tong suspect sa bahay niya saka kumuha ng kutsilyo at doon po nangyari yung commotion. Saka na during the drafting nila, nag-away sila doon na saksak po yung ano. Natamaan po yung victim natin sa kamay. Gano'ng kahaba, sir, yung patalim na kung na-recover man natin yung ginamit? So, parang hindi ko lang may ano kung ano gano'ng kahaba yun. Pero na-recover natin yung na-recover natin yung kutsilyo na ginamit. But fortunately, minor injury lang yung na-sustain ng victim natin. Nadala ko sa ospital yung victim, sir? Or ano? Yes, pinadala natin sa hospital, in part rin yan po sa evidence natin, yung medical certificate na issue ng doctor. And most probably, by tomorrow, we can file a case for attempted homicide. Attempted homicide. What about, sir, yung sister na itong victim, magpapile din ng reklamo? So, most probably po, magpapile din po for alarming scandal. For coercion po. Okay. Na-verify ba natin, sir, yung suspect at the time under the influence of liquor? Yes, under the influence of liquor po yun ang suspect, but we cannot conclude that unless it will be stated on the certificate being issued by the examining doctor po. Na-check ko natin by the way din sa barangay kung kumusta, ano background nito ng suspect, bakit at the time may number 2 po siya, magliban no sa previous grudges ng family. Yun nga po, based on information natin, may mga previous grudges na talaga itong magpamilya na to kasi may mga pending cases ata sa civil cases sa away nila sa lupa. Ayun. Sa real property. So, yun siguro ang isa sa reason kung bakit na hindi magkaintindihan ng both parties. Anyway, sir, because of this incident, hindi naman natin, by the way, may co-connect sa New Year related celebration natin. Ano, kumusta tayo dito, sir, sa Leso, itong nakaraang pag-celebrate natin pagsalubong sa bagong taon? So far, this incident is considered as isolated incident. Hindi naman ito in relation talaga sa celebration ng New Year. So happened na nagkataon na talaga na sumabay. But as per general assessment natin, very peaceful po yung holiday celebration natin. Not only the New Year, but also as a Christmas natin, wala tayong reported incident. Beside from some vehicular accident na nangyari dito. And hoping na until na we will go to celebrate
hours na Tumingo Fest or at the PL celebration dito sa Leso, is we're going to maintain the peace in order. Oh, kailan ngayon dyan para sa petition po? January 7 po. January 7, malapit na lang. Oh. Yes po, that will be prior to the celebration of Batetian and Kalibo. Oh, what about sa mga firecracker-related victims ba tayo dito sa nagdaang celebration natin? So far, wala tayong recorded or reported na incident as per firecracker injuries. Uh-oh. But we have also conducted inspection na maintaining natin yung peacefulness at orderliness doon sa mga nagkikunida ng mga firecrackers natin. And we were able to confiscate some of the illegal po na paputok na bawal doon sa na inspection natin. Uh-oh. So given the fact sir na generally peaceful tayo dito sa Leso, sa nito nagdaang pag-celebrate natin ng New Year, baka mayroon tayong gusto pasalamatan dahil nga na-attain natin yung zero incident and total incidents related sa pag-celebrate natin ng New Year, sir. Go ahead. Yes, first and foremost, we would like to thank our Mayor, Mayor Lynette Fernandez for supporting us here in Leso. Leso Municipal Police Station. Also, we would like to thank ang lahat po ng mga force multiplier natin, yung mga pastors na tumatulong natin through sa kasibayanan program ng PNP. Kasi we cannot attain our duties and responsibilities successfully without the support of the kasibayanan and also the community of Leso. Kasi talaga namang very peaceful, peace-loving talaga yung mga taga-Leso. Kaya masabi natin na Leso is one of the most peaceful municipality here in Aklan. So maraming salamat po sa inyo at asahan niyo po ng inyong kapulisan ay patuloy na magtatrabaho at maglilingkod sa inyo para mapatupad natin ang pagiging payapa at tahimik ng ating lugar. Maraming salamat sir, Happy New Year at magandang umaga po. Yes. Thank you, Brett. So, yun mga kasimanwa, no, ang ating chief of police dito sa bayan ng Leso, indeed, meron na confirm natin na meron pong untoward incidents na nangyari kahapon po, pero it was considered as an isolated case and generally peaceful ang ating bayan ng Leso. Para sa patas, ang may tagipusoon niya pagpanirbisyo publiko with kasimanwang Jerome Maslimosa, ako nga partner at cameraman at the same time. Ako naman si Manuang Malbert, dalida ng 107.7 Energy FM Kalibo, kasi Manuang ko, palangga ko.